Magandang araw, kwento sa likod ng mga liham, luha at saya. Dear Lady Love, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Pagiging martir nga bang ituring yung patuloyin mo sa sarili mong pamamahay ang pangalawang pamilya ng asawa mo para ikaw ang gawing alipin dito? Isang ekstraordinaryong kwento ang ating matutunghayan ngayong araw. Sa sulat na padala ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Elisa, isang may bahay, ina at asawa. Samahan ninyo akong tuklasin ang buhay ni Elisa. Dear Lady Love, ang buhay ng tao ay masasabi nating puno ng pakikibaka at hamon sa buhay. Minsan ay pumapasok tayo sa isang sitwasyon kahit di tayo sigurado sa maaaring maging resulta nito. Lalo na alam natin na ang pamilya, pangalan at mga anak mo ang maaapektuhan at magiging biktima ng magiging desisyon mo. Ako po si Elisa, mula sa isang may kayang pamilya at nagpakasal sa isang lalaking di ko masabi kung minahal nga ba ako ng totoo dahil sa loob ng maraming taon na kami ay nagsama ay puro sakit at pagtitiis na lang ang naranasan ko sa loob ng aming sinasabing relasyon. Nagpakasal kami dahil magkaibigan ang aming mga pamilya. Alam ninyo na dahil sa negosyo at kasikatan ng pamilya ay ayaw mawala. Minsan, naisip ko, ganito pa rin kaya ang buhay ko kung ibang lalaki ang napili kong mahalin? Pero tila huli na ang lahat. Matapos ang aming pagpapakasal, ay doon na rin nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Dahil sa tradisyon ng pamilya, pinilit kong maging masaya sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga magulang ko. Pero dahil sa pagtrato sa akin ni Abner, ang aking asawa, ay nawawalan ako ng sigla at saya bilang kanyang asawa. Madalas ay nasa barkada lamang siya at kasama ang kung sino-sinong mga babae. Ang mahalaga para sa kanya, ang negosyo at kasikatan, wherein para sa akin ay wala namang halaga iyon. Simple lamang naman ang pangarap ko, ang isang masaya at tahimik na pamilya, pero magkaiba kami ni Abner. Nung magkaanak kami, ang akala ko ay magbabago na ang relasyon namin dahil sa pagdating ng una naming anghel, pero di pa rin nawala sa kanya ang ganoong gawain at ugali. Kahit kailan, hindi talaga niya ako kayang mahalin. Negosyo at babae pa rin ang palaging inaatupag niya. Oo, ibinibigay niya sa amin ang lahat. May magandang bahay, mamahaling mga sasakyan, maraming katulong sa bahay, maraming pera, alahas at mga mamahaling damit. Pero naghahanap pa rin kami sa atensyon at pagmamahal niya bilang ama at asawa. Pinilit kong ilapit ang puso ng anak ko kay Abner, kahit pa nga ganito ang ugali ng ama. Pero nasasaktan na rin lamang ang anak ko at umaasa. Kahit anong espesyal na okasyon sa buhay ko at sa buhay ng anak ko ay palagi siyang wala. Talagang hindi kami o ang anak ko ang priority ni Abner. Wala sa aming dalawa ang gusto niyang makasama habang buhay. Naisip ko rin minsan kung ano kaya ang kulang sa akin, ano kaya ang meron ng ibang babae ni Abner na wala ako. Walang gabi na magkatabi kami na napapatitig ako sa kanya at ipinagdarasal ko na sana ay biglang maghimala at magbago ang lahat sa asawa ko. Dahil sabik na sabik ako sa kalinga at pagmamahal ng isang asawa. Pagising ko, madalas ay wala na siya. Kahit pagsilbihan ko siya, ay aayaw naman niya at di siya komportable sa pag-aalaga ko. Sabi nga ng mga kaibigan ko, walang kwenta ang pagmamahal na ibinibigay ko sa asawa ko. Kaya mas mabuti pang humiwalay na lang ako rito. Pero di ko magawa, Lady Love,
Ayaw kong masaktan yung anak ko. Ayaw kong masira yung pamilya ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na kinausap ko na siya habang nakaupo kami sa loob ng aming silid. Bigla ko siyang tinanong kung mahal ba niya talaga ako or kaya ba niya akong mahalin. Pero tahimik lang siya, sabay nahiga at nagtakip ng kumot. May iba na siguro siyang mahal dahil talagang di niya ako kayang mahalin. Kahit pagawin ko ang lahat at ibigay ko pa sa kanya ang mundo, ay pera lang at negosyo ang tanging mahalaga sa kanya. Mabuti pa nga ang mga business partners niya at nabibigay niya ng sapat na panahon at atensyon. Sa kabila ng lahat, ay kinaya ko at ginawa ko pa rin na unawain siya sa abot ng aking makakaya. Tanda-tanda ko pa noon, 7th birthday ng anak namin. Kaya nag-e-expect ako na di siya aalis para ma-celebrate sa mahalagang araw ng anak namin. Pag-upo sa mesa para mag-almusal, ay binati ko siya ng good morning. Ngumiti naman siya bilang pagbati, kaya nag-umpisa akong magsalita. Tinanong ko siya, "Are you going to celebrate with us today?" At sinagot niya ako na naaayos na niya ang lahat para sa event, kaya everything will be fine kahit wala naman siya. Pinilit ko siyang magstay para sana sa anak namin, pero he insisted na may mahalaga siyang meeting that day at gabi na siya makakauwi. Naiwan niya ang cellphone niya sa mesa while getting his attache case. Tumunog ito at binasa ko ang message. "It's Megan's birthday today. We will wait for you, hon. See you soon." Pagkabasa ko nito, ay biglang tumaas ang level ng galit mula sa dibdib ko. Tama ang nabasa ko. Magse-celebrate siya sa birthday ng isang bata. Anak niya ang batang iyon. Anak niya sa isang babae at kilala ko ang babaeng nag-message sa kanya. Si Clarice, ang aking best friend noong high school and college years. Muli kong tinitigan ang larawan na nagpadala ng mensahe. Baka nagkakamali lang ako. Pero hindi, si Clarice yun. Siguradong sigurado ako ng mga oras na iyon. Hindi ko na naituloy ang pagkain ko. Wala akong maisalita sa harap ni Abner. Pagbalik galing sa kwarto ay dinampot niya ang cellphone at walang alam sa katotohanang natuklasan ko. Maya-maya pa ay nagmamadali na itong umalis, di man lang nahintay ang pagising ng anak namin o batiin man lang ito ng happy birthday. Sa loob ng 7 taon ay pinilit ko na iparamdam sa anak ko na buo kami. Pilit kong pinupunan ang pagkukulang ng daddy niya sa kanya. Pero di ko rin maiwasan ang magtaka ang bata kung bakit tila di siya mahalaga sa daddy niya. Madalas ay iniiba ko na lamang ang usapan para mag-iba ang mood ng anak ko. Sa araw ng party ay pinilit kong kalimutan ang natuklasan ko para maging masaya ang anak ko. Maraming bisita ang nagtaka kung bakit wala si Abner, pero syempre, pinagtanggol ko pa rin ang asawa ko. Buong araw ang event at nakita kong masayang-masaya naman yung anak ko sa espesyal na araw na iyon. Kahit pa nga pagtalikod niya, ay halos pumatak na ang luha ko sa sobrang awa ko sa aking anak. Mag-isa siyang nag-celebrate habang ang daddy niya ay nasa birthday ng ibang bata. Ang sakit tingnan ng sitwasyon ng anak ko, pero di ko yun ipinahalata sa lahat. Okay lang din kasi lahat naman ng kaibigan at kapamilya namin ay dumalo sa okasyon. Hanggang sa di ko na napigilang maglabas ng sama ng loob sa aking kapatid na si Mira. Siya, yung kapatid at best friend ko, na nakaalam ng lahat ng paghihirap ko at hinaing ko mula noong ikasal kami ni Abner. Sinabi ko sa kanya ang lahat at salamat naman sa kanya dahil lagi siyang nariyan para pakinggan at unawain ako sa lahat ng pinagdaraanan ko sa buhay naming mag-ina. Marangya at magara ang lahat. Nai-enjoy ko lahat ng yaman na meron ako at ang pamilya ko, pero yung pagiging masaya at totoo, di ko magawa. Kinabukasan, nagplano ako na kausapin at puntahan ang bahay ng best friend ko na si Clarice. Pero naiba na pala ang address nito.
Ang dating pobreng babae na palaging nahingi ng tulong sa akin ay nakatira ngayon sa isang mamahalin at eksklusibong subdivision. Nakakawaw, malamang dahil yun sa asawa ko. Yes, nagharap kaming tatlo at tila matutunaw ako nang makita ko kung gaano sila kasaya bilang pamilya at gaano ka hands-on ang asawa ko sa pamilyang iyon, ang ahas kong kaibigan. Sa lahat ng mga babae na kilala ko ay bakit siya pa? Bakit si Clarice pa ang nagpapasaya sa asawa ko? Hanggang sa mga sandaling iyon ay wala pa rin akong magawa kasi ayaw ko talagang masira ang pamilyang meron ako at ang pamilyang iniingatan ko ng matagal na panahon. Kinausap ako ni Abner, mula sa kanyang mga labi ay narinig ko ang pinakamasakit na katotohanan na si Clarice ang tunay niyang mahal at kahit kailan di niya ako kayang mahalin at minahal lang niya ako dahil sa pera at negosyo ng pamilya namin. Parang isang matalim na kidlat ang tumama sa puso ko pagkadinig ng mga salitang iyon. Lumuha ako at nagmakaawa sa asawa ko dahil sinabi niya na iiwan na niya kaming mag-ina para mamuhay kasama ang mag-ina ni Clarice. Sa aking pagkabigo ay may isang mukha akong nakita na nagtagumpay sa pag-agaw sa asawa ko. Isang babaeng mapagbalat kayo at impakta. Yan si Clarice. Sinabihan niya ako ng kondisyon sa pagbisita at pag-aari sa atensyon ni Abner. Sino ba siya para magdesisyon? Ay ako pa rin ang asawa niya. Pero wala akong kapangyarihan dahil si Abner ay bulag sa pagmamahal sa kanya. Sinabi sa akin ni Abner na kung ayaw kong maiwan kasama ang anak ko, ay sa bahay natitira ang pangalawa niyang pamilya, kasama namin. Di ko matanggap bakit ko sila tatanggapin at patitirahin sa bahay ko. Paano ang anak ko? Paano naman ako? Pero dahil sa ilang buwan na di umuwi si Abner sa bahay, namimiss na rin siya ng anak namin. Bumalik ako sa bahay ni Clarice at kinausap itong bumalik na sa bahay at papayag na ako sa gusto nilang sitwasyon. Kahit mahirap at di ko kayang ipaliwanag sa pamilya ko at maging sa aking anak. Pero alang-alang sa pagmamahal ko kay Abner at sa pangalaga na mabuo ang pamilya ko, ay handa akong sumubok. Lumipat na nga sila sa bahay at as usual, wala na akong choice. Ang impactang si Clarice ay nagbuhay Reyna kasama ang kanyang anak na babae. Araw-araw na buhay namin ay isang impyerno ang bahay na iyon. Maraming bakit pero pinilit kong magpakababa. Si Clarice ang binigyan ni Abner ng kontrol sa lahat ng bagay na mayroon sa bahay namin. Parang basura ang tingin sa akin ni Abner. Sa tuwing magtatanong ako, ay kaagad itong nagagalit at nanunumbat sa naging sitwasyon namin. Dahil ayon sa kanya, ay iyon ang kagustuhan ko. Ganito na ba talaga kababa ang tingin sa akin ni Abner? Walang gabing di ako lumuluha para sa sitwasyon namin ng anak ko. Lumalaki na siya at alam ko, nagtataka na rin sa sitwasyon ng aming pamilya. Pero talagang matigas ang puso ni Abner. Wala talaga kaming puwang sa puso niya. Nakay Clarice na ang lahat ng mayroon ako. Kalibhasa, social climber, aba, ay buhay doon niya talaga siya. Ang mga alahas at damit na mayroon ako, ay mayroon din pati siya at ang anak niya. Ang sasakyang mayroon ako, ay mayroon din siya. Never akong nakipagkompetensya sa kanya. Alam ko, malaki pa rin ang agwat ng buhay at personalidad ko sa isang tulad niya. Maaaring siya ang mahal ng asawa ko, pero lalaban ako para sa anak ko. Sinubukan ni Clarice na kunin ang lahat sa akin, pero dahil sa payo ng kapatid ko, di ako nagpatalo sa bangis at kalandian ni Clarice. Dahil una pa lang, alam ko na pera at yaman lamang ni Abner ang kailangan ng babaeng ito. Habang nasa bahay siya, ay pinilit kong ibaling ang aking atensyon sa anak ko at sa ibang mga bagay. Parang nag-uumpisa akong sanayin ang sarili ko sa buhay na iyon at ipinangako ko na siya ang susuko sa bangis ko dahil ako pa rin ang may karapatan sa bahay na iyon at hawak ko pa rin ang papel na ako ang tunay na asawa ni Abner. Kaya wala siyang pwesto sa bahay na iyon kahit baligtarin pa ang mundo.
Pinakita at ipinaramdam ko kay Abner na di siya kawalan sa akin at kaya ko makipagmatigasan ng puso sa kanya. Sa makatwid ay ibang Elisa ang makikita niya sa bahay. Yung Elisa na hindi nahahabol at magmamakaawa para mahalin niya. Pero kahit kailan, di ako umalis ng bahay na iyon. Kahit pa, dalawang magkaibang pamilya kami na naroroon. Makalipas ang isang taon, unti-unting nagbago ang lahat. Matapos kong patunayan na kaya kong gawin at isakripisyo para sa pamilya ko. Naging maayos ang buhay ng anak ko, ang negosyo ko, maging ang lahat ng bagay sa bahay ay naging maayos. Nagsimulang pansinin ako ni Abner nung nakikita niya na tila wala na siyang puwang sa buhay namin ng anak ko at isa na lamang siyang hamak na lalaking nakikitira sa bahay namin noon. Bakit? Dahil nakaratay na siya noon sa ramdaman. Nagkaroon siya ng cancer, di makalakad at wala ng lakas. Nasaan si Clarice? Ayun, iniwan na siya na parang basahan matapos kuhanin ang lahat ng mayroon siya. Kasabay ng pag-angat ng sarili ko, ang pag-angat ng negosyo ko ay ang pagbagsak naman ng negosyo ng pamilya na handle ni Abner. Tunay na bilog ang mundo. Ako ang tunay na asawa na alam ko na babalik siya sa akin sa tamang oras at pagkakataon. Sa huli, ako pa rin ang dumamay at naiwang nagmamahal kay Abner hanggang sa mga huling araw niya dito sa mundo. Sa mga panahon na may sakit siya, dito ko naramdaman na may asawa ako. Yung asawang kailangan ako at mahal ako. Sana lang nadugtungan pa ang buhay niya, pero huli na ang lahat. Pinatawad ko si Abner sa bawat sakit at pagkakamali na ipinaranas niya sa akin. Dahil dito, natuto akong lumaban para sa pamilya at sa sarili ko. Wala naman akong choice dahil talagang mahal ko naman siya. Kahit pa di ako ang pangarap niyang mahalin at makasama habang buhay. Alam ni Abner kung gaano ko siya kamahal at gaano siya kahalaga sa akin hanggang sa huli. Ilang taon na rin nawala si Abner, pero nananatili pa rin siya at ang alaala niya sa aking puso at alaala. Ako naman ay nananatiling masaya kasama ang anak ko na ngayon ay isang matagumpay ng architect. Salamat sa lahat ng aking mga karanasan dahil dito naging mas matibay ako at nakilala ko yung tunay na ako. Hanggang sa muli, maraming salamat Lady Love sa pagkakataong ito. Nawa ay maging inspirasyon ang kwento ko sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Nagmamahal, Elisa. Ang kwentong ito ni Elisa ay larawan ng isang babaeng handang magmahal ng walang anumang kapalit, kahit pa nasasaktan o tinatapakan ang pagkatao. At nakakahanga yun. Sa mga tulad ni Elisa, saludo kami sa iyo. Para sa mga liham ng pag-ibig at pag-asa, maaari kayong magpadala ng inyong mga liham sa dearladylove31@gmail.com. Hanggang sa muli, mga ka-dear, magsama-sama tayo sa sunod nating kwento. Hanggang sa muli, maraming maraming salamat and keep safe, everyone.